So ito ngayon ang continuation kanina ng aking demo. Kasi nga, hindi talaga ako nakakapag-live. First time ko ngayon mag-live. So ngayon, ang gagawin ko, dahil na-mention ko sa inyo kanina ang LPG, kung sinagding LPG, liquefied petroleum gas. So lahat yan na klase, gasol, shilling, yung gas, star flame, kung ano-ano mga gas tank. So ito ngayon, papakita ko ang walang protection at mayroong protection. Huwag din naglagay ako dito ng sample ng hose na may butas. Kasi habang nagluluto tayo, ang presence ng apoy at gas ay nariyan. Kaya kadalasan ang sunog, nangyayari ito habang tayo'y nagluluto. Kung walang apoy, hindi naman tayo masusunog. Hindi naman magkakaroon tayo ng sunog dahil walang apoy. So ngayon, mayroon akong butas na inilagay dito sample para makita nyo kung ano ang diferensya ng walang protection. Later, ipapakita ko sa inyo yung mayroong protection. So ngayon, ito, i-on ko na yung gas. Pasensya na kasi hindi ko pala nagbuksan ng tanke. Ayan, tapos na. So ngayon, pag nagluluto tayo, ay, ayan. So ngayon, ito ang presence ng apoy habang nagluluto. Napansin nyo, pag walang apoy, walang sunog. So, ito ngayon, mangyayari saan pag nagluluto tayo. So, napakasimpleng patayin. Kung kaya ito ng inyong helper, pwede niyang patayin sa pamagitan ng butas sa kamay, isang butas. Paano kung ang lahat ng hose ay nagtaroon na ng crack dito? Lahat ng apoy, tatransfer dito sa hose. Anong gagawin ng isang kasambahay? Pwede rin niyang gawin ito. Yan. No? Kung hindi ninergusin. Paano kung ninergusin? Iiwanan niya ngayon ang inyong apoy at tatakbo. Of course, ililigtas na yung kanyang sarili. Ngayon, manding maging ako, tatakbo ako, iwanan ko yung may-ari ng bahay. Bahala sila dyan. Pero, kung may mga concern ang mga kasambahay natin, hindi lang kasambahay, mismo ang mga misis, mga mister na nagluluto, sila rin mismo nakaharap dito. Ang delikado doon, pag ang host natin ay naka-connect dito sa ating tangke. Kasi ito yan eh. Kadalasan, kinakain na ng, nagpakaroon na siya ng oil dahil sa mantika. Hindi natin napapansin dahil ang host ay nakatago ito sa likod ng nagluluto. Kaya pinaharap ko ito para makita nyo. Pag nagluluto tayo kasi, ang hose ay nakatago yan sa likuran. No? So ngayon, isa sample ko, yung mahose. Kung maring, matanggal lang ang hose. No? Matanggal lang ang hose sa tangke. Yan. So ito, kadalasan, hindi napapansin ng mga kasambahay. No? Yan. Dito lang ako. So tingnan nyo kung gaano kalakas. Yung kanina isang burner. Pero pag po natin, ng ating tangke, supply na yan sa 5 burners with oven. So, ibig sabihin, kung may 5 burners ka, kasama yung ilalim, ito dapat ang sinusupply sa isang burner. Pag-on natin ito, ganito kalakas. No? So, ibig sabihin, ito na naman ako, papakita ko, mag-live na naman ako, mga kaibigan ko dyan, shout out. Ngayon, isishare ko sa inyo kung paano ako natuto mag-demo ng safety device. Bago ako natuto nito, ang aking kapatid pumunta muna sa akin at senior. Na-share ko na ito bukas, pero ulitin ko para na kung video na mapanood ninyo. Ano muna kasi, nung nagpunta sa bahay yung kapatid ko, eh, sabi ko na po ko sa inyo kahapon na takot-takot sa gas. Pero nung nakita ko yung benefit ng ating safety, naglakas loob ako para mabigyan din yung mga parents natin o yung mga ating tahanan, mga inanang tahanan para makita nyo yung benefit. Unang-una kasi tayo unang-una nagluluto. Ang ating nanay ang nagluluto sa bahay, kaya help mo natin, mga pamangkin. So, share ko muna yung nangyari sa akin. Ito po ay malaking tulong sa bawat pamilya para makita ninyo ang pinaka-safety sa ating tahanan. Yan, isi-share ko lang rin po sa inyo kung bakit paano ako natuto nitong safety nito, ano. Unang-una, tayo yung nagluluto ng harap tayo sa gas range, no. Nangyari nga sa atin na nagluluto ako, siyempre unang-una, bago natin gawin ito is yung talagang pinag-aralan natin, no. Hindi natin pwedeng gayagayahin, hindi natin pwedeng gayagayahin ito. Kasi, pag pinayagaya natin ito ay ang gas natin, delikado po ito. No? Kaya pinag-aralan talaga muna ito bago natin gawin.
So actually, ang ating opisina po, legit ito, no? Mayroon tayong resibo, then mayroon po tayong tax. Legit po ito. Kaya huwag po kayo matakot. Yan. So, hindi po tayo basta-basta ng 9-9. Ayan. So, ito po ating na-legit. Meron po tayong resibo. Ayan. So, ngayon, this is very dangerous. We're using LPG gas. It meant to say LPG gas, liquefied petroleum gas. So, before I start in Rainbow, ito talaga ang first na trabaho ko. So, nang nakita ko yung kapatid ko na nagpapaliyap siya ng gas range dun sa Facebook, sabi ko, ba't hindi ko tulungan ang kapatid ko? Kasi hindi naman siya connected dito sa aming product na Rainbow. Hindi ko pinapabayaan yung ating trabaho, sir, doon. Hindi ka pinapabayaan. So, gusto ko lang po may share sa mga pamilya na ito ay mayroong city. So, noong nagtrabaho ko, since 1997, nag-start ako nito sa Rainbow. No, 1997 kasi nag-stop ang ating product launch. So nag-focus ako dito. Ngayon, kawawa naman ang mga kliyente natin na napupuntahan natin na wala siyang safety. Kaya ko ito sinishare. Kasi alam na natin sa puso natin na ito ay delikado. Bakit hindi natin i-share sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa mga ating mga kamag-anak, no? So, hindi naman natin sinasabi, bumili kayo. What I mean is, sinishare ko lang ang goodness to prevent the fire sa bawat pamilya. So, nung natuto ako dito mag-ayos ng gas range, actually, ito talagang trabaho ko dati before I go Rainbow. Yan. So, ngayon, nung nag-backlash ako ng gas range, mayroong isang mama na kliyente ko, na talagang sabi niya sa akin, Daisy, alam mo ba talagang gawin yan? Kasi buong gas range niya, hindi ganito. Very simple lang ito kung gagawin ito. Ang binaklas ko talaga yung buong gas range. Mayroon siyang COVID. Ang sabi pa niya sa akin, hindi ka talaga makakalabas dito once na hindi mo yan magawa. Siyempre, alam ko naman, ang kategory ko kaya kong gawin. Sabi ko sa kanya, sige sir, pag hindi ko ito nagawa, matutulog ako dito sa inyo, pakakainin mo ako. Ngayon, nakita niya ako, pawis na pawis talaga. Kasi sa garahe niya ako dinala dahil nga maliit ang kitchen niya. Nung nakita niya tumatagtag ang pawis ko, kumuha siya ng box, ng karton. Pinapaypayan niya ako. Yan. Sabi ko, sir, huwag mo akong paypayan. Sabi niya, naawa ako sa iyo kasi pawis na pawis. Saan ba ang asawa mo? Sabi ko, nag-abroad. sabi pa niya, nag-abroad tapos nagtatrabaho pa. Hindi tayo pwedeng mag-defense sa lakas ng tao. Magtagad sis, huwag kang mag-depend sa lakas ng tao. Pagkos, mag-depend ka sa kalakasan ng Diyos. So, yan. So, yun, madaling sabi, nung napaklas ko yun, sabi ko, sir, umalis ka dyan. Kasi, naiirita ako pag may nanunood, hayaan mo ko dito. Kasi mainit eh. Paypayan ka, hindi ako makagagawa kung nagdyan ka. Ngayon, madaling sabi, sumasok, binilisan ko talaga. Binilisan ko ng isport. No? Pagbalik niya, nakuha ko na. Tapos ang tak na lang, hindi ko na po. Sabi niya, ay talaga marunong ka pala. Yes, sir. So yun, noong nag-umpisa siya, ang mga client ko talaga sa safety device, ito yung nagbigay ng pinta ko sa Rainbow. Ayan ang totoo. No? Kasi mas nauna ito sa Rainbow. Ayan ang umpisa ko. No? Parang silisir. Diba? Nag-umpisa siya sa device. Nakuha rin siya sa device ng client. So, thank you so much. Ngayon, papakita natin. Ang may-ari po ng ating company ay si Mr. Leo Rafol, no? Siya po yung may-ari ng company, which is the name of company is Raleo Enterprises. Yan po. So, matagal na po ang company nito. Pumunta talaga ako dito pag wala akong work sa isang kawangan sa Rio. So, ngayon, ipapakita ko lang po. That's the same way, no? Ito mayroon uli akong butas na inilagay. Kasi kahapon, nung nag-demo ako, actually, maraming nag-request. Sabi, dito bang sa messenger, pwede bang i-demo mo ng buo? Kasi hindi daw nila nakuha ang actual. Kasi nga, first time ko nga nag-live ng demo. Ano? So ngayon, ipapakita ko ng buo. So ngayon, parehas din ang gagawin ko. Naglagay ako dito ng butas. No? Yan. Tapos, i-on ko yung stove. Actually, yung tanke. So, sa iyon, ulitin ko ulit, no? Ang tanke natin, iba-ibang klase.
May gasol, may shilin, may star cream, may tinggas, may gas, tapos may star plane. Shilin. So iba-iba ang pressure. Ngayon, ang ating gas nas LPG, iba-iba po ang pressure ng gas. May mahina, may malakas. Lalo na yung gasol. Katulad nito, pero yung gas type to, ang gasol nas na on. Pakita ko po yung sa inyo kung bayo mamaya. So ngayon, nag-open lang ako dito, no? Kasi galing ako sa trabaho, kaya medyo nakabihis ako eh. Pakiano nga sir, pakita ko pa kayo. Siksik na dyan sa dapat siksikan. Ayan, makabuti lang ako eh. Ayan. So, shout out sa inyong lahat na nanonood, no? So ngayon, i-remind ko po sa inyo, mayroon siyang butas. Habang nagluluto po tayo, sir, ayun ang sinasabi ko, ang presence ng apoy at gas ay narito habang tayo nagluluto. So, bawat barrel, mayroon yan, tinatawag na copper tube. No? So, yan ang copper tube. Ito, lahat yung copper tube. Ito yung sinasabi ko, na bawat burner, mayroon siyang pinipilit para mag-supply sa bawat burner. No? Mga knobs. No? Yan, mayroon siyang mga knobs. So, bawat pihit mo yan, magre-release yan sa kung pinit. In case, nagkaroon ng mga pagluwag ito, mamaya pakita ko kasi talaga ito ay dinala dito para ipa-repair. Kasi, ito ay sumabog. Kumbaga, ang TV na sa taas, biglang bumagsak sa lakas ng pressure ng atin. Hindi ko po kayo tinatakot, mga madam, mga sir, mga kapatid, mga kaibigan. Totoo po ito ngayon. Pag nabalitaan nyo sa tagang gas, totoo po yun. Papakita ko po sa inyo actual mamaya na nag-apoy ito. No? So ayan, patuloy-ulit. Ito, pinas, ano ko lang kasi, ganit kami ni Josie sa trabaho kanina. Ayan, kuhin ko lang. Ayan, ang apoy. So ibig sabihin, isang burner, lahat yan na yung connection na kaputyog para sa bawat burner. So ulitin ko, ito no? Ayan. So, kaya niyong patayin, inulit ko, kaya yung patayin dito. Ngayon, halimbawa, ito na tayo ko sa nabutas, no ma'am? Ito mismo yung pinipilit natin, no? Dito yan mo tatanong ng pagbiya. Ayan, no? So, ulit, patayin ko rin ito. O, titignan ko lang. Pwede ko magpigil dito. Kaya magpigil. Ito yung sambalan dito. Ito po panurin nyo. Ang bawat tao, nagluluto, ang mas po yung nakakarap sa atin. Kasi ito yung burger. Ay, ito yung lamb, no? Ngayon, pag natanong dito ng lipid, ulit po dito, tingnan ko ha. Pipigilan ko lang kasi kaganyan tayo. No? No? O, pakipo na yan, yan. Tapos, pag ito ay kumalat, no? Pagbiyabayan natin ito, ito ay hindi lang. So, titignan ko ha. Ito. Hindi ko pa lang kayo yan, no? So, ibig sabihin, ano na kung mag-transfer dito? Napakilapin ako yan. So, ngayon, pwede natin patayin yan sa pamamagitan ng kahit pagkubi. So, paano kung ito ay accident na nasa bahay lang ninyo? Yung apoy na yun, nakatakil ito rin sa takil. Kaya yung tarong dito ng takil, kung yung leakage na yun dito sa puno, magkakalat yan, tatransfer yan dito, kaya sa puno to. Ang cover tube ko ay sa puno dito, yung cover tube sa kanan nyo. Hindi yung orange, ay talagang dito. Kaya man natin isunan na lang. Kung napapansin nyo, bakit kung may ibigot tayo sa likod, maraming mga gas range na dinadala dito, na kaya ng i-repair sa kanilang bahay, sa talagang yung unang dinadala sa office, para ma-insert. No? So ngayon, lapit ko tayo, putan ko tayo sa gas safety. So, ito po, ng safety device, ayaw po tayo mag-iwan ng mag-iwan. No? Kasi ang ating talan, ito po ay apat na burner o limang burner. Ito ay pwede nyo isip sa zero. Okay, pero hindi ko pa rin ang leakage. No, hindi ko pa rin ang leakage. Kaya nyo po ha. Yan lang ito dito. Sisitian ko pa rin ulit yung nag-lumiyap kami sa puno. Yan. So ito po. Yan. Ikunin ko lang po ito. Yan. May nag-assist sa akin kasi mahirap na nagbibimo. So, ito sir, no? Bubuksan ko muna. Nandito pa yung butas, eh, no? Yan yung butas. Ang pansin ko yung butas. Bubuksan ko po ito. Kahit sindihan ko, ayaw. Bakit po? Bakit ayaw? Kasi may butas dito. No? So, very safety po ang ating safety. Kaya tinawag na safety device. So, kahit anong gawin mo dito, kahit pinutin mo pa ng pinutin yan sa kung pieces, hindi pa rin siya mag-release ng gas. No? Kahit hindi rin. So, ngayon, dahil alam ng safety device na mayroong leakage ang hose, po natin, alalahanin po natin nakatagok dito lagi. Kaya ko lang pinapaharap doon para manotice niyo nga ito ay nakaharap talaga sa atin. No? Kasi ito ang... Kaya ayaw na magbigay kasi nga po ito may leakage, ang hose may leakage. Kung ito lahat nagkaroon ng pagluwag ang tornilyo, no? Ang natatawag niyan, eh doon pa lang safety kayo.
kasi dito pa lang sa tanke ay yung siya shutdown na yan. So kahit anong gawin natin, siya gano'n ko man yan, no? So ngayon, tanggalin ko po yung hose nito na may leakage. Pero andun pa rin yung leakage niya, no? Sisintihan ko at gusto kita. Kahit na dyan, sindihan ko yan. Yan yung device, wala na pong butas ng hose. Dito na po tayo. Ayaw magbigay, nagsindihan ko ito. Ayaw magbigay. Bakit po? Kasi, may maputi itong tinggir, yung umiyak kanina, ang sinigyan ko, ibang umiyak. Kinontrol ko lang lang, kasi kung dito itong kontrol, napakalaki po yun. Siguro po hindi niya nakita kung gaano palakas yung isang tangke. No? So, itutuloy ko lang, ang wala protection kasi nilagyan na natin protection. So, ito po ang buong boss. Huwag po kayo matakot po. Ito yung sinasabi ko, may number one word ko yung ating device. Para hindi po masayang ang inyong gas, no? Wala naman sigurong muntik lang ako maka-out ng andyan eh, ng dapit. Tingnan nyo po, yung sinasabi ko, number one number two. Hanggang 5 ang number ng ating device. Kasi ang imang burner, pwede nyo po iset sa 0, yung number one. Kasi 5 yan eh, di ba? Sayang po yung gas natin na sinin na pagbukas natin ng buong ano, pag on kasi nito, tandaan po natin, bawat on nito, ito ay nakasupply agad sa 5. No? At sa talasan nyo lang ay mamutukin tayo is yung sa burner lang. Tama? No? So, may matakot. Ito po yung purpose. Wala bang mag-alarm dyan? So, ibig sabihin, ang hinakabog yan. Kasi ang gas po natin ito ay imbas. No? So, ang matagas ng imbas is nakakabog. Yan. So, kung imagine nyo, ang ako nyo nakakabog doon, yun po ang susukay sa burner. Ang gagawin nyo. No? Kaya po, pagkain ko yung device, natin mo yung device. Natin mo yung device. Isa na po natin sa... Isa po natin sa... Number one. Natin mo, okay? Yan. So, nakasit po tayo sa... Kaso lang ito, kailangan ko may kita para manda siya. Wala pa tayong... Hindi pa lang tumusan. No? So ito, ito lang kasi ito ay lakto dahil sinara dito para huwag natin sa mga mante. So yun naman, matanda na. Ano mo naman? Kaya huwag hindi pa mo ang mga natin. Hindi mo tinutang ka-SB. Sabi ko sa inyo, matanda, nakakaliwan na eh. Ayoko rin, siguro hindi panibuksan takit. Sorry po, hindi ko po. Ayan na matanda na ako. Hindi ako makawala, kalimutan. Ayan. Ayaw siya, kasi may siyaw dito eh. Sarado, akin na, sarado ko yung ito. Sabi ko kasi niya, kumano eh. Ang aking assistant kung hindi ko makikita sa akin. Isala ko na para makita nyo lahat. Ayaw kasi niya magbigay dahil may mga pala dinner dito. Ano meron itong tabay ko na to? Ayun siya sabi nga may hand is agad na hand out. Tapos, tapos mo tapos na nito eh. Kasi kita ko lang kasi para siya maagod. Tingin mo, pag wala yung butas, yan siya. Wala akong mati, hindi ako na kasi. Pointer, pointer kasi ang kalala ko eh, pointer eh. Yan. Yan, sinara ko lang yung ano. Yan, meron na. Yan ito. Yan, support ka dito. So, meron ka na nila. Yan, so ito na, kumano siya. Ito na kasi siya sa number 1 at 0, kaya pa rin niya. So, tatlong burner, kaya niya sa 0. Kung pinahanda pa natin ito, so, nasa burner, kaya pa rin niya. Kung mag-shut off, doon pa lang tayo makadya sa number 1 o number 2. So, ibig sabihin, once din nasa high-rise kayo, mga madam, mga sir, mga ating kaibigan na nakatilang mayayaman dyan, hindi po natin maiwasan kung nasa high-rise nakatira at nakaroon ng lindul. Kasi, mahay. Kung mayroon tayong safety device, napakaganda. Alam mo bakit? Dito pa lang, patayin na niya ang takti. No? Yan ang kagandahan sir na may device tayo, ma. No? So, ibalik ko lang ulit. Yan. So, off natin. Off ko na ulit, no? Ang kagandahan po dito, halimbawa, nag-init tayong kanin. No? Nag-init tayong kanin. Ngayon. Yan. Mag-init tayong kanin, di ba? Ganyan. Namatay na yun dahil humangin. No? Kadalasan, nag-init tayong kanin. Iwan ang kanin sa akin. Iwan ang kanin. Pero may device ako sa bahay, ha? Okay. Yan. So, ibig sabihin, iiwanan mo yan, hindi yan magkakalat. Huwag lang yung walang device kasi kakalat na yung stove, yung gas. Pag leak, kahit ilaw, kaya niyang habulin yung gas. Ngayon, dito pa rin. Okay. Hindi nakalat. May napansin kayo? Hindi siya nag-hat. Kasi kung wala, gaganyan yun. No?